Hello po mga kababayan, magandang araw po sa atin, sa lahat po ng OFW, hello po, ingat po kayong lahat. Ngayong araw po, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Sana for Gay. Madali lang po ito at masarap, pwede ninyong inegosyo kung gusto ninyo. I-try nyo po lahat ng ating ginagawa at tayo ay magkakaroon ng mga idea kung paano gumawa ng ating mga ipapakain sa amo, mga ipapakain sa anak natin. So, ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong caramel, dalawang Nestle cream, fresh milk. Kung wala po kayong fresh milk, pwede pong evap para paraan. Or powdered milk, lalagyan nyo lang yung powdered milk ng konting tubig. Lagyan nyo lang po ng tubig yung powder milk para magkaroon na kayo ng liquid. So, meron po tayong condensed milk, whipped cream. Kung wala po kayong whipped cream, hindi naman po kailangan. Okay lang kung wala. Basta makagawa kayo ng meron ito. Ito ang importante. Ito kahit na po wala, okay pa rin po ang kanyang lasa. So, may biscuit po tayo. Pwede po tayong gumamit ng Marie o Oreo o kung anong gusto nyong flavor. Pero ito sa akin, ito yon. Parang Marie lang po siya. So, umpisa na po natin ang ating paggawa ng Sana for Cake. So, ganito lang po ang gagawin natin. Itong fresh milk, hiwalay natin sa ating mga ibang ingredients. Maglagay po tayo ng separate na lalagyan. Ayan, konti lang po ang ano, medyo matamis kasi, hindi rin maganda. Hindi ko po inubos, kalahati lang po ang ginamit ko. Pero kung gusto nyo pong maramihan na gagawin, pwede nyo pong iubos ang isang condensed milk. So ito, ihahalo lang po natin sa ating condensed milk. Ayan, ang ating whipped cream. Ang ating dalawang Nestle cream. Kung anong meron po kayo sa bahay na cream, pwede rin pong gamitin. Kahit anong brand po, pwede nating gamitin. So, ayan. Ihahalo-halo lang po natin siya. Ayan na po, naka-ready na. At isasausaw lang po natin itong biskuit sa fresh milk. At pupunuin po natin ang ating lagayan. Ayan. Pupunuin lang po natin. At ililayer natin siya. Masarap po ito. Paborito ng mga amo. Lalo na po ng mga bata. Madali lang gawin. At hindi na tayo magbe-bake. Meron na tayong cake.
Ayan. Maglalagay po tayo ng second layer. Kailangan po nakahugas rin kayo ng kamay kahit na meron kayong mga gamit na gloves. Kasi ang amo dito hindi basta-basta. At nasa camera po tayo habang gumagawa. Kaya lagi po nating gawing malinis ang ating isi-serve sa kanilang pagkain. Lagay naman po natin ang ating green. Haluin natin ulit. Ganyan lang po siya, kadali. Kung mas marami pong gusto ninyo, paalala ko po, nagdagan nyo na lang ng mga ingredients na ginamit natin. Kasi maganda po siyang pangnegosyo, sa totoo lang. Hindi na kayo masyadong napapagod. At may negosyo pa kayo. No cook na masarap pa. Ayan. So, maglalagay na naman po tayo ulit ng ating biskut. So, ayan. Maglalagay po tayo ng another layer. Sawsaw lang natin ang ating buskot. Sa Arabic po, buskot. Ayan. Kung ilang layer po ang gusto nyo, depende po sa inyo. So, natapos na natin lagyan lahat. Lagay naman tayo sa ibabaw. Ay, sorry. Sumama. Gusto na yata magpakain to eh. Spread the love. Ayan. Dahan-dahan lang po natin siyang i-spread para hindi siya magulo. Hindi siya sasama. Okay na yan. May natira. Siyempre, para kay Mama G. Para-paraan po. Pag tinanong ng amo, aba, meron ka rin. Siyempre, Madam, kailangan meron din ako. Kasi, hindi ko alam ang taste. Pag hindi nyo ako, pinatikman. Kasi nauubos nila eh. So, kailangan gagawa rin ako ng sa akin. Para alam ko ang lasa. Diba? Para-paraan po. At ilalagyan na po natin siya ng caramel sa ibabaw.
So, ayan na po mga kababayan. Tapos na po si Mama G. Ilagay po natin ito sa ref. Mga isang oras, pwede na po. Tapos, pwede niya nang kainin. Pwede na natin i-serve sa ating mga amo. I-try niyo po, pwede pang negosyo. Pwede para sa mga bisita. Kung meron kayo mga bisita, ilagay niyo lang sa ref. Tapos, okay na. 1 hour is okay. So, sa lahat po ng mga nag-subscribe, lahat ng nanonood, salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nag-subscribe, please don't forget subscribe, like, and share. At hit the notification bell at iselect nyo na rin po ang all. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga OFW, ingat po tayong lahat. God bless po. Magandang araw!